Inuulit po natin sa ating pong pagpapahayag ng ating mga opinion, ng ating mga impormasyon na nalalaman at kung ano pang concern po natin sa publiko, dapat ginagawa po natin ito ng naaayon sa mga alituntunin na sumusunod, na sinusunod dapat ng bawat Pilipino. In other words, dapat sumusunod po tayo sa batas. May kasabihan nga po ang batas, "The law is harsh but it is the law. Duralex sed lex," ika nga. Ano? Kapag ka kasi tayo nakapagsalita ng mga bagay-bagay na maaaring makasira sa reputasyon po ng ibang tao o sa pagkatao mismo ng ating binanggit, eh maaari po tayong makasuhan at meron pong pagkakakulong o pagbabayad multa ang ating matatamudyaan. Ngayon, sinasabi ng mga basher ko na tagapagtanggol daw po ako nitong si Tea Tan. Alam nyo, inaamin ko na ako po'y tagapagtanggol ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa po dyan itong si Tea Tan. Ipinagtanggol po natin sa ating programa ang napakarami na pong mga individual katulad po ni Kaki Rocky, ni Palerista, ni Mami Peng, even sina Bagtit, sila Takeru Miyamoto, lahat ng mga nakikita po natin na mga kapwa po natin vlogger na kapag ka meron pong baseless accusations, ang mga kalaban po natin sa politika, tinatalakay po natin dito yan sa ating programa at ipinagtatanggol po natin sila. Kasi ang paniniwala po natin kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. At ano ang ebidensya na ako ay inaakusahan ng tagapagtanggol nitong si Tea Tan? Sumagot itong si Sas Rogando Sasot sa isang post niya at comment ng kanyang mga nauutong manonood at saka mambabasa. Itong si Sas Rogando Sasot, nakablock po ang page na ito. Tatlong pages ko po ang binalock niya. Kung talagang hindi ka apektado kay Top 1, bakit mo ko ibablock? Pero okay lang yan sa akin. Walang problema. After all, kanya-kanya tayo ng pananahaw. Kung ang mga pages ninyo, minamarapat ninyong i-block ang ayaw ninyong makita, okay lang yan. Pero ako, wala po akong binablock maliban sa mga nagpapakalat ng Bitcoin dito po sa page natin. Saka yung mga nanghihingi ng mga tulong na alam naman natin na scam lamang. Sabi dito nitong si Sas Rogando Sasot na si Alan Troy, tama, yung Top 1 na ex-policeman, basahang vlogger ni Marcos, nagtanggol kay Tea. Makes sense. O parang pinalalabas niya dito na ang tagapagtanggol ni Tea ay ex-policeman na pinagbibintangan ngayon itong si Sas Rogando Sasot na nasa pamilya daw po nabibilang ito sa pamilya ng mga drug lord. Mamaya tatalakayin po natin yan sa timeline mismo nitong si Sas Rogando Sasot. Tapos may mga umepal katulad nitong Sandra, nitong Liman at saka nitong Tio Moreno. Sabi nung Sandra, Top 1 daw ako sa kabubuhan, hindi na tayo makikipagtalo. Kasi kapag nakipagtalo ka sa isang tanga o sa isang bobo, eh masigit ka na bobo o tanga doon. Meron din nagsabi na naawol ako sa serbisyo, inamin ko naman yan. Dalawang video po natin o tatlong video ang nakapost po dito kung bakit po ako naawol o umalis sa Philippine National Police. Sabi nitong Tio Moreno, friends yan sila. Totoo, FB friend ko si Tea Tan. Kasi nung malaman ko po na siya talaga ay talagang religiously naniniwala sa pagsuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kasalukuyang gobyerno, ako yung nag-effort na i-add friend siya. At nagkaroon din kami from time to time ng palitan ng kuro-kuro o opinion sa mga bagay-bagay hinggil sa politika. At lalo na ngayon na meron pong ganitong paninirang ginagawa itong si Sas Rogando Sasot, hindi naman maikakaila na kami ay nag-uusap from time to time sa Messenger at napag-uusapan namin ang issue na ito. Pero hindi yung dahilan para sabihin nila na ako ay tagapagtanggol nitong si Tea Tan. Kung ano ang tama at dapat, at lagi nating sinasabi din dito, na lahat ng mga sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay sinusuportahan din po natin. Ngayon, dumako tayo dito sa mga pahayag nitong si Sas Rogando Sasot
sa kanyang Facebook page. I-refresh po natin kasi para po itong talagang in the word na ginamit nitong si Thea Tan, or kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, hindi, tama, cry, yun po yung nangyayari dito, parang crazy na itong si Sas Rugando Sasot. Meron na naman siyang post, kasasabi lang natin, di ba? O, yan, sabi niya, for the record, ha, babasahin po natin ito at tiyagain po ninyo na makinig na lamang muna sa akin. 1 minute ago, yung Queen of Meltdown nag-post na naman, people, girl, may Divina Gracia pala na drug lord sa Western Visayas. Diba taga doon ka? Tatay mo eh Divina Gracia. Kaano-ano mo si Michael Vincent Divina Gracia. Thea Tan, hindi Michael ang tatay ko. Walang gumagamit ng drug sa pamilya ko. People, so anong name ng tatay mo? Thea Tan, I will only show my birth certificate to Pidea. Dito, pinalalabas nitong si Sas Rugando Sasot na taong bayan ang nagtatanong o nag-aakusa dito sa pagkatao ni Thea Tan. Pero in fact, kung sisimulan po ninyo ang thread, ang timeline nito pong si Sas Rugando Sasot sa issue po ng drug lord na yan, siya po ang nag-open sa publiko dahil nasaktan siya doon sa ganting po sa kanya ni Thea Tan about the nature of the business of his mother na naakusahan po ng paglabag sa Revised Penal Code Article 189. Sa madaling salita, pamemeki po ng mga produkto, at ang nagkaso po doon no other than the National Basketball Association sa United States. Kaya lumalabas na kung pagbabasihan po natin ang nature ng pagkakamali sa batas, eh mukhang Sasot ang meron pong nagawang pagkakamali sa batas, hindi po itong si Thea Tan. Tuloy tayo. 18 minutes ago, sabi niya pa po rito, mas malala itong fundraising mo, Althea Marie Divina Gracia, aka Thea Tan. This is for the misery of other people. Sana makita kung talaga napunta lahat ng pera sa mga UP student victims ng Haiyan. May nagpapatotoo ba na ang $20,470 na fundraise ni Thea Tan e napunta nga talaga sa UP student victims of Haiyan? Ngayon, bakit niya po nire-raise ang issue na ito? This is a diversionary tactics or manipulative statement nitong si Sas Rugando Sasot para alisin ang tunay na issue na siya po ang nag-fundraise para po doon sa kanyang isinampang kaso sa isang vlogger na sumusuporta kay Lenny Robredo na umabot po ng halagang 700,000 pesos more or less. At alam naman natin ang naging kwento ng kaso na yon. Hindi po iyon nagpatuloy at nagkaroon po sila ng amicable settlement. In short, hindi po nagamit yung perang 700,000 more or less doon po sa kaso. Pero hindi maipaliwanag nitong si Sas Rugando Sasot kung paano niya po ito dinispose. Okay? At marami pang mga issue, in particular yung anonymous page na ni-raise dito kay Sas Rugando Sasot about sa iba pang mga fundraising na pinaggagawa po nitong si Sas, particular din noong 2020 kung saan siya po ay nangalap po ng donasyon para di umano'y isurvive yung kumpanya na nakasuhan sometime in 1990s ng paglabag nga sa Revised Penal Code Article 189, yung Allendale Sportsline Incorporated. Yon yung mga kaparaanan nitong si Sas Rugando Sasot para alisin ang issue mula sa kanya at ibaling po ito sa ibang tao katulad po nitong si Thea Tan. Punta po tayo sa ilalim. Sabi niya pa po rito, GoFundMe, may fundraising for my masters. I finish my masters. As if namang may ambag kayo. Wala na tayong pakialam dyan. Punta pa tayo rito. Yeah, may mga live streaming siya. Hindi na natin panonoodin yan. Okay? Diba, ito yung pinag-uusapan kasi natin, drugs eh. Ang title po ng ating thumbnail, Thea Tan, lahi daw ng mga drug lord ayon kay Sas. Daw yan, napa-question.
Foul na masyado ang pahayag ni Sas Rogando Sasot kay Thea Tan. Yan naman yung titulo ng ating live streaming. Kaya balik tayo po dito. Diba kapag tinanong ka kung tatay mo ba itong Divina Gracia na ito, dapat ang sagot eh, hindi. Dahil ang pangalan ng tatay ko ay, yung isa kasi, denial lang. Walang information kung sino nga tatay niya. O ngayon, bla 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 bla. Hindi na natin iisa-isahin ang mga post na ito nitong si Sas Rogando Sasot. Mas magpo-focus tayo ngayon sa akusasyon at saka sa pagpapatunay. Tandaan natin ito mga tol, basic sa pag-aaral po ng mga criminology student and syempre sa mga law student, lalong-lalo na sa mga abogado, na kung sino po ang nag-aakusa, sila po ang dapat nagpapatunay. Do not fish evidence mula doon sa inaakusahan mo. Kung ikaw ay naniniwala na si Thea Tan ay lahi po ng mga drug lord, ikaw ang magpatunay niyan sa harapan ng publiko. Hindi yung ikaw yung nagpo-post ng mga patanong at nag-i-insinuate sa iyong mga manonood at sa iyong mga mambabasa na ang certain Althea Divina Gracia Tan ay lahi mula po sa mga drug lords. Alam nyo, kapag ka ganito kasi ang kaparaanan ng isang nanunulat, ibig sabihin lamang po nito, nililin lang niya ang kanyang mga mambabasa. Dapat direct to the point ka. Kung sa tingin mo, si Thea Tan ay nabibilang sa lahi ng mga drug lords, i-mention mo na kagad sa iyong Facebook page na ito ang family tree ni Thea Tan at makikita dito sa family tree na ito na ang mga pinagsasasabi mo na itinumba ng Duterte administration sa mga drug lord noong panahon ng iyong pinopoon na presidente ay yun nga ay kamag-anak nitong si Thea Tan. At saka alam nyo mga tol, basic din po ito. Ang pagkakamali ng isang tao ay hindi mo pwedeng ibintang at gawin na kasalanan ng maging pagkakamali din ng iba pang mga tao. Ang pagkakamali ng anak o ng ama ay hindi rin pwedeng magiging pagkakamali ng anak or vice versa. In short mga tol, kung sino ang nagkamali, siya lamang dapat ang parusahan. Dito kasi ang ginagawa nitong si Sas Rogando Sasot, tinatrial niya ngayon by publicity itong si Thea Tan. Bakit ba nagkaganito na nag-meltdown ngayon itong si Sas Rogando Sasot? Nagugat kasi lahat ito mga tol sa pambibintang niya sa several persons. Sino ba yung mga individual na ito na pinagbintangan nitong si Sas Rogando Sasot? Yung mga katauhan ni na RJ Nieto o Thinking Pinoy, ni First Lady Lisa Araneta Marcos at iba pa, even the officers dyan po sa Presidential Communications Office ni name drop nitong si Sas Rogando Sasot for being the persons behind Politics PH. Pero lahat po iyon, wala po siyang naging pruweba o sapat na basihan para sabihin na ang mga taong iyon ang siyang si Politics PH. At dahil nga po naubos na yung kanyang mga pag-iingay at pambibintang sa mga taong nabanggit, eh hindi pa rin natigil itong si Politics PH. Iniisa-isa niya ngayon. At ang huli niyang target ngayon, ito pong si Thea Tan na ang paniniwala niya naman ay si Politics PH. Pero makailang beses na nating sinabi ito mga tol. Sa aking obserbasyon, hindi ako naniniwala na si Politics PH ay may kaugnayan o siyang mga PBBM vloggers. Hindi ko sa minamaliit ang kakayahan ng mga kapwa ko PBBM vloggers. Pero ang paniniwala ko, wala ni isa sa mga nakilala nating PBBM vloggers, including Thea Tan, na may kakayahan na gawin ang ginagawa nitong si Politics PH. Going back, dito kay Politics PH na ini-issue niya kay Sas Rogando Sasot. Ang mga question kasi ni Politics PH ay valid. Like for example, paano niya na-sustain ang kanyang pamumuhay sa Netherlands? Paano siya nakapag-aral sa Netherlands? Paano niya nagawang sampahan ng kaso yung vlogger na sumusuporta kay Lenny Robredo? Yon, nagresulta iyon sa paghahalungkat ng mga katotohanan na katulad ng binanggit po natin kanina
katulad ng pagpa-fundraising nitong si Sas Rogando Sasot na nagiging issue sa kanyang pagkatao sa kasalukuyan. At napakarami pang mga issue na talagang ikina-meltdown po nitong si Sas Rogando Sasot. In short, mga tol, lahat ng ginagawa ngayon ni Sas Rogando Sasot ay pagganti kay Politic PH pero hindi niya kilala, at ang tinutumbok ngayon ng pagganti nitong si Sas Rogando Sasot ay itong si Thea Tan nang wala naman po siyang sapat na basihan. Kaya naman, sa kanyang pagme-meltdown, halos lahat ng mga impormasyon na hindi naman kinakailangan ilahad sa publiko ay ginawa po nitong si Sas Rogando Sasot. Inumpisahan niya po ito sa mga private information nitong si Thea Tan. At hindi naman siguro magiging privado na ito sa ngayon dahil gumanti rin naman ang pagsasalita. Itong si Thea Tan, nilabas niya yung kanyang pasaporte at ipinakita doon yung mga isyong concern nitong si Sas Rogando Sasot. Pero ang hindi katanggap-tanggap sa aking paniniwala ay itong pagpuput up mo ng issue sa isang apelyido na sinisira mo ngayon at nire-relate mo sa isang drug syndicate. Alam mo, Sas Rogando Sasot, nakakalimot ka yata na ang mga Pilipino, napakarami ang pagkakatulad-tulad ng mga pangalan. Kung common sense ang ginagamit mo or logic, tanga ka. Kasi katulad po ng mga apelyidong Reyes, katulad po ng mga apelyidong Santos, De Los Santos, Santa Ana, even tong Divina Gracia, lahat po yan mga hinango sa apelyido ng mga Kastila na kahit hindi kayo magkakamag-anak, nagkakapare-parehas kayo. Kaya kung ang pagbabasihan mo lamang ay ang apelyidong Divina Gracia at pagbibintangan mo na ang mga ninuno nitong si Thea Tan, including yung pamilya niya sa kasalukuyan, ay related doon sa drug syndicate na pinatay o napatay during Duterte administration, malinaw po iyan na paniniram puri sa kanilang pagkatao. O kaya, ang nakikita ko dito, kaso, maaaring kaharapin nitong si Sas Rogando Sasot. And kung mapapanood mo ito, Thea Tan, I hope mapanood mo. Sinasuggest ko o kinukumbinsi kita na sampahan muna ng kaso itong si Sas Rogando Sasot. Kasi alam nyo mga tol, ang sobrang kalayaan po natin sa pamamahayag, kapag ka ito po ay inaabuso, hindi na po ito nakakatulong sa bansa po natin. At malinaw na ganito po ang ginagawa nitong si Sas Rogando Sasot or Alan Troy. Inaabuso niya po ang kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Sinisira niya po ang ating gobyerno. Sinisira niya po ang mga nanunungkulan sa ating gobyerno. At sinisira niya po ang buhay ng mga pribadong individual katulad po nitong si Thea Tan. Hinamon ko nga ito sa isang post ko lamang. Sabi ko, sige, maghubaran tayo ng pagkatao sa Sas Rogando Sasot. Kung nagagawa ninyo sa inyong mga tinatarget na individual, nasiraan sila, subukan nyo sa akin. Kasi ako naman, hindi ako natatakot. Open book ang aking buhay. Lahat ng baho ko sa buhay ko, alam ng taong bayan. Wala akong itinago. Lahat-lahat yan alam. Kaya wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin sa akin ng mga tao na ito. Pero, tandaan po ninyo, hindi porket totoo ang sinasabi ninyo, ipagpalagay din natin ito, but I am not saying that this is true, na totoo ang sinasabi nitong si Sas Rogando Sasot. Meron na po ba siyang karapatan na sirain ng isang tao? Even ang pag-aakusa ng krimen kahit ito ay may katotohanan, hindi mo minsan yan magagamit para ikaw ay makapag mailigtas mo ang iyong sarili sa kasong paninirang puri. Kasi ang unang-unang dapat mapatunayan, ginawa mo iyan ng wala kang malicious intention. At makikita natin dito sa ginagawa nitong si Sas Rogando Sasot na hindi po ito ordinaryong paglalahad lamang ng mga impormasyon. Ang intention talaga dito nitong si Sas Rogando Sasot ay sirain ang pagkatao, ang buhay ng isang pribadong individual
na ngayon ang tinutukoy po natin si Thea Tan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw sa mga pahayag na ito ni Sasrugando Sasot. It doesn't mean na porket nandiyan ka sa China na ngayon ka dyan nga ay nag-aaral, eh hindi ka na masasakop ng ating batas. Ikaw ay Pilipino at nanggaling na rin sa iyo, Sasrugando Sasot, na merong extradition treaty ang Pilipinas sa China. Pero iko-correct lamang din kita kasi huwag mong ginagawang tanga ang iyong mga manunood. Hindi sakop ng extradition treaty ang libel offense. Ano? Hindi yan nasasakop ng ating extradition treaty. Pero ang maganda dito, kung sakaling ikaw ay makakasuhan, eh aakyat po ito sa korte at magkakaroon ka ng pending na warrant of arrest. At kapag ka meron kang warrant of arrest, the moment na magbakasyon kang muli dito sa Pilipinas, because hindi ka naman pwedeng mag-stay for long diyan sa China, at siguradong-sigurado may expire at may expire ang iyong visa diyan. Kung ma-extend ka man, hindi ganun katagal, mauobliga kang bumalik dito sa Pilipinas. At kapag ka bumalik ka at meron kang pending warrant of arrest, eh ikaw ay aarestuin ng ating authority. Ang sa akin lamang, makasuhan sana itong si Sasrugando Sasot. Nang sa ganon, maging ehemplo ang kaso na yon sa iba pang mga mapanirang puri na ginagawa po ng mga katulad po niyang DD sheets na manang-mana I believe sa kanilang mga pinopoon eh. Kasi kung titingnan po natin ang post dito pong si Thea Tan, may mga post po dito na talagang nagre-resulta na po sa asal hayo ng mga DD sheets. O katulad po sa ginawa po nitong si Alan Troy, o itong certain Betchua, sabi po ni Live Awake Thea Tan, I am getting messages like this because of Sasrugando Sasot's post accusing my family as drug lords of Iloilo or Panay. Absolutely not true. I don't even know the people mentioned. None of my family members have been involved in drugs. They don't use drugs at all. There's no proof, no evidence, no nothing. This is the Duterte legacy. Accuse without evidence and kill people extrajudicially. And this is what the DDS minions are capable of doing. So these people even have the capacity to think. Do these people even have the capacity to think? Ano ba yung sinabi nitong Betchua? Dan, unfollow, di na namin kaya mga pasabog sa'yo. Ayaw namin sa taong madaming sinira ang pamilya. Wala kayong pinagkaiba sa mga Paruhinog clan ng Leyte, mga drug lord syndicate. Dapat isama ka sa kulungan. Tugisin, dapat pamilya nyo. Mga drug lord, mga madaming sinirang pamilya, magkaso ka sa amin, come on cyber libel to, di ba? Nangahamon pa. Ganyan ang mga pag-uugali ng mga DD sheets. Pero, alam nyo, ang pahayag nitong certain Betchua na ito, paglabag na po ito sa batas. At kapag ka ginamit nyo po ang social media, ang internet sa paglabag sa batas, ang penalty po niyan ay higit na mas mataas doon po sa traditional crime na nakomit po ninyo. Halimbawa, ang unjust vexation na lamang, ito kasi yung pinaka mababang krimen na pwede mong isampa sa isang tao. Kumbaga, ito na yung pinaka sumatotal kapag ka hindi mo ma-specify yung particular acts na nagawang krimen ng tao at sa tingin mo na antig ang iyong pagkatao, na ikaw ay sa madaling salita na inis, na irita, nagdulot sa iyo ito ng pagkabanas o kung anuman, eh pwede ka magsampa ng kasong unjust vexation. Meron po itong kaparusahan na aresto mayor o pagkakakulong ng 31 araw hanggang 6 na buwan sa traditional arrest, sa traditional unjust vexation yan. Ibig sabihin, hindi mo ginawa using internet. Pero dahil nga ginawa mo ito ngayon using internet, katulad nitong si Betchua, 1 degree higher ang penalty po niyan. Mula po sa aresto mayor, magiging prison correctional. 6 months and 1 day to 6 years.
Ganoon po ang epekto nito sa applications ng penalty. Kaya mag-iingat kayo na porket kayo'y nagkokomento lamang, eh lalapastanganin nyo na yung karapatan po ng ibang tao. Sa pagkokomento po natin sa ating mga pinanonood, binabasa, siguraduhin po natin na kung tayo'y mag-disagree sa ating opinion, hindi po tayo lalabag sa batas. Otherwise, baka sooner or later, iiyak kayo at ihingi po kayo ng tawad dahil kayo ay nakalabag sa batas. Going back, dito po sa issue ni Sas Rogando Sasot na pambibintang ng pagiging drug lord ng pamilya ni Thea Tan, inuulit natin. Yan po ay libelous, at kung hindi man pumasok yan sa libelous, perhaps ang catch-all provisions, ika nga, ay ang unjust vexation. The least na pwedeng isang pangkaso nitong si Thea Tan dito kay Sas Rogando Sasot ay unjust vexation for violations of Article 287 ng Revised Penal Code in relation to Republic Act 10175 for the Cybercrime Prevention Act of 2012. May kaparusahan po ang unjust vexation in relation to Cybercrime Prevention Act nang hindi po bababa sa pagkakakulong ng 6 buwan at 1 araw at hindi naman lalagpas sa pagkakakulong ng 6 taon for each post. Tandaan po natin ito. Isang post is an individual act or violations of a law. Sa dinami-dami po ng mga post na ito ni Sas Rogando Sasot, baka matulad siya doon po sa nakakulong na doktor ngayon na si... yung doktor na pumatay sa Ateneo ng 3 katao. Nakalimutan ko bigla yung pangalan ng doktor. Sinampahan po yun ng several counts of cyber libel. Kaya para po siyang naburyong, na-depressed, saka yung circumstances ng mga pinagdaanan niya, nagawa niya tuloy yung krimen. Eh kung gano'n, nangyari sa kanyang sampahan po siya ng several counts of cyber libel, possible na gano'n din po ang mangyari dito kay Sas Rogando Sasot. Dahil sa napakarami niya pong mga post na paninira dito kay Thea Tan o pang-aanoy sa madaling salita, kasi ang unjust vexation is annoying someone na ginawa dito po kay Thea Tan. Sana kahit paano sa maikli po nating live streaming na ito, meron po kayong natutunan. Inuulit po natin, kung kayo'y naniniwala naman, by the way, dito kay Sas Rogando Sasot, so be it, paniwalaan niyo siya. Pero see to it na huwag kayong tutulad kay Sas Rogando Sasot na lumalabag sa batas. At kapag ka ginawa niyo po yan, baka matulad din kayo sa kanya na maaaring makasuhan. Okay? Sa huling pagkakataon, nasasabihin po natin ito sa live streaming na ito. Sundin po natin ang batas kung ano ang tama at dapat, doon lamang tayo sa pagpapahayag po ng ating mga opinyon, ng ating mga hinaing, kung kahit kanino man. Huwag po tayong lalapastangan sa karapatan ng iba. Dahil ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag ay hindi po absolute. Lahat po ay merong limitations. Hindi porket kilala ka, hindi ito paramihan ng followers, hindi ito paramihan ng tagahanga, hindi ito paramihan ng taga-suporta. Ito ay kung ano ang itinatakda ng batas na dapat sinusunod po ng bawat individual. Alam nyo, ang criminal law, ang applications po nito is merong, yung characteristics po nito, generality principle isa po doon. Basta nasa Pilipinas ka, regardless of your national, Pilipino ka man o hindi, pwede kang makalabag sa batas. At malinaw na ito pong ginagawa ng mga tagahanga rin itong si Sas Rogando Sasot ay paglabag sa batas at paglabag sa karapatan ni Thea Tan in particular. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay salamat si Dr. Yumol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Nagpapaalala lang ako sa lahat, ha? At dito naman kay Sas Rogando Sasot, sige lang, ipagpatuloy mo ang pagbanat kay Thea Tan. Gawin mo kung ano yung gusto mong mangyari. Total, aklak ka naman, di ba? Hindi ko nilalait ang mga miyembro ng LGBT community. Pero, yun kasi talaga ang tunay niyang pagkatao. Isa siyang aklak at ang asal niya ngayon ay aklak.